Kumusta na mga kadadis? Ngayon lang ulit ako nag-vlog mula nung na-monetize ako. Hindi ko po akalain sa sarili ko na mapapadali po yung pag-monetize ko. Kasi meron po akong isang video na nag-click. Umabot po siya ng one day ng 65,000 views. 400 banana, tapos 6,500 watch hour in one video po. Hindi ko po akalain na mapapabilis po yung pagmamonetize ko kasi ang hinihingi po ni Lolo, 1,000 banana, tapos 4,000 WH. Yun po, sobra-sobra lahat po yung mga nakuha ko na yun sa isang videohan lang. Ang ginawa ko lang po, nanood ako ng TV. Yung time na yun, laban ni Magsayo. Tinapat ko yung cellphone ko sa TV, tapos binibidyo ko. Eh, sa awa naman ng Diyos, hindi naman po ako na copyright. Kasi na-approve ako ni, ano eh, ni Lolo. Kaya ngayon, ito ako ngayon, sasalita sa harapan nyo, na monetize po ako. Sinabi ko nga sa sarili ko eh, maraming salamat. Tapos, yung mga nanood po sa akin, nagpapasalamat nga pala ako, nagtiwala po sa akin. Yun. Yun nga, ngayon di ko, ayun, naramdaman ko talaga yung saya kasi sa totoo lang po, ang hirap, ano eh, hirap makuha yung 4,000 watch hour eh. Lalo na kapag ikaw yung hindi ka kilalang YouTuber at napakasimpleng tao mo lang. Diba? Pero hindi pumasok sa sarili ko na mamomonetize ako yung time na yun, o kaya makakuha ko ng 65,000 views. Wala pang isang araw yun mga kadadis, 65,000 views. Kaya tuwa-tuwa ako noon, time na yun. Oo, tuwa-tuwa ako noon. Kasi pag sumasamahin ko lahat ng mga in-upload ko dati, mayigit 100 na yun eh. Sobra-sobra pa rin sa isang views na ginawa ko. Biro mo, 65,000 views. Alam mo, ilan na ngayon ang views ko ngayon sa in-upload ko na yun? Magse 70,000 na. Tapos, nagkaroon na rin ako ng revenue. Maliit nga lang kasi baguhan pa lang ako, di ba? Okay naman pala yun kasi maraming gumagawa pala ng mga kadadis eh. Nakita ko sa iba, tinatapat nila yung cellphone nila sa TV, tapos pag commercial na yung TV, ang ginagawa nila, pinupost nila. Pag bumalik ulit yung laban, tsaka nila i-start, tsaka nila ulit i-continue. Okay naman pala yun mga kadadis. Hindi naman tayo na bigyan ng warning ni Lolo. Kaya kayo mga baguhang palang mga ano, mga small YouTuber, gawin niyo yung ginawa ko. Kumbaga sumugal lang tayo. Diba, tatlong ano lang naman yan eh, tatlong warning lang naman yan eh. Ako naman, wala pa naman akong warning. Sintry ko lang. Kasi karamihan po kasi ng ano ko, ng vlog ko, puro original, puro about sa family, pag-aalaga ng bata, pagbebenta ng produkto ko, pagbibigay ng tip, diba? Ngayon, pinamamahagi ko ngayon yung mga ano ko, yung mga na-experience ko ngayon, kung bakit ako na-monetize, eh, na nakuha ko yung watch hour ko, tapos mataas yung views ko nung isang araw lang. Isang araw lang yung mga kadadis. Laban lang ito ni Magsayo.
biro nyo. Tapos, ang maganda pa nun mga kadadis, talagang organic mga viewers talaga yung mga nanood kasi nagbibigay sila ng comment sa akin na maganda rin yung ginawa ko, ganun. Kasi ang, sa totoo lang, ang hirap talagang mag-isip ng content kung hindi ka kilala. Pagkilala ka na, doon, doon mo malalaman na kahit bara-bara na yung content mo, mag-toothbrush ka lang o kaya luto ka lang, marami ka ng views kasi nga, kilala ka na. Pero sa mga kagaya nating mga small YouTuber, hindi natin kailangan ng gawin muna yon kasi hindi pa nga tayo kilala eh. Mag-isip tayo ng mga bagay na ano natin yung ikakabiral natin. Yun, biro nyo, kumakain lang ako mga kadadis, nakita ko yung laban ni Magsayo. Sabi ko, subukan mo kayang i-video to. Total, wala naman mawawala sa akin dahil hindi pa naman ako monetize. Biro nyo mga kadadis, yan ko sa'yo ha. Ang banana ko noon, 1,138. Yun, na naging 1,585. Wala pang 2 oras. Tapos yung WH ko noon, 489. Yun, tapos noon, mga after mga 5 hours, umabot siya ng 6,000 plus WH, di ba? Saan ka pa nun? Di ba? Tapos, yung ano ko, yung views ko na dati 13,000 views plus, ngayon naging 80,000 views na yun eh. Kaya umabot siya ng biro mo, umabot siya ng yung views ko, umabot siya ng sa isang video na yun ha, umabot siya ng 65,000. 65,000 views. Ngayon nasa ano na siya ngayon. Magsi-70 views na siya. 'Di ba? Isang ano lang 'yun ha, isang ginawa ko lang 'yun ha. Wala nang turo sa akin noon. Nalaman ko lang nung huli, sinerch ko, may kinabukasan na na siya yung marami ng gayahan. Tas yung binigay kong video na yun sa kay Mami's All Around na pinsan ko, binigay ko yung ginawa kong views ng baby ko. Yun na nga mga kadadis, biro mo, umabot sa kanya ng 70 views. Kasi sa totoo lang, hindi naman lahat ng mga nanonood manunod sa atin eh, kung hindi naman importante pinapanood nila para sa atin. Yun, ganun ang nangyayari mga kadadis. Ang tip ko lang mga kadadis, bago kayong mag-view sa TV, siguro din yung muna tapos na yung laban sa YouTube, tapos na sa mga live, gawin nyo pagkatapos na laban, tapos maghanap kayo sa TV ng laban ni Magsayo na tapos na delay, para iwas, parang ingat na rin mga kadadis, ganun ang ginawa ko. Yun ang tip ko sa inyo. Yun nga, doon nga tayo. Minsan nga mga kadadis, nawawala na ako ng pag-asa na ituloy ko pa yung pag-YouTube ko kasi ang tagal na eh. Mag-iisang taon na ako eh. Kasi, okay, magaganda naman yung mga content ko about sa family, about kung paano magmahal ng asawa, kung paano mag-alaga ng mga anak. Ang gusto yata ng mga ibang mga YouTuber, yung mga iba nanonood, gusto yata nila ng mga nagpapatawa. Eh, ngayon medyo mahihay pa tayo ng konti, pero kailangan natin maging makipalang mukha. Ganun. Kaya yung mga ibang mga small YouTuber dyan, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Gumawa kayo ng paraan kung paano natin mapataas natin yung mga views natin. Kagaya ngayon, nag-iisip na ulit ako ng content eh. Kaya meron na naman akong ibang, meron na naman ako baka mag-viral din to. Isang sikat din na buksingero na si Alcaaz. Iyaan ko siya. I-record ko ulit siya. Nakuha ko rin sa TV yun eh.
Yun, ganun. Yun. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko, salamat Lord, kasi itong ginagawa ko na ito ay para sa family ko. Diba? Kagaya ngayon, tinan mo, patuloy pa rin tumataas yung bis ko na yun. Grabe. Nagkaroon ako ng $0.20. Kasi bago pa lang eh. Yun. Tsaka delay din naman eh. Yung nga mga daddies, yun ang gawin yung mga kadaddies. Yung mga ano dyan na, yung mga small YouTuber na hindi pa na mimit yung banana nila, yung WH nila, sumuko yung sumugal. Diba? Kung halimbawa hindi mag-click o man ni Lolo, ano mo, palit tayo ulit ng diskarte. Kasi ako talaga, sumugol lang talaga ako mga kadadis. Dahil doon nakilala ako, marami nagpapasalamat sa akin. Na ganito, para, gagaya doon, no, mga ano ko, mga bis ko, maabot lang ng 20, 30, 50. Ngayon, kahit pa paano, maabot na siya ng 70. Kung araw-araw ka mag-vlog, di ba? Yung 70 yun, i-compute mo sa ako niya, dalawang araw ka mag, isang araw, dalawang araw ka mag, ay dalawang beses ka mag-vlog, meron ka ng 140, i-compute mo sa isang buwan yun, yun dami nun, di ba? Ganun-ganun lang mga kadadis. Yun. Kasi ayoko isolo yung blessing na binigay sa akin ni Lord. Gusto ko, ipamahagi ko rin siya. Di ba? Ngayon, unang-una nga pala, bago matapos tong ano ko, yung vlog ko, magpapasalamat nga pala ako sa tao. Una pala, magpapasalamat nga pala ako kay Lord. Dahil sa kanya, binigyan niya ako ng magandang pag-iisip na habang kumakain ako, na sinabi niya siguro sa akin ni Lord, Ned, dahil sobrang baba ng mga views mo, may laban si Magsayo, gamitin mo yung cellphone mo para i-videohan mo yung laban niya. Magbabayaran ka. Yun, ginawa ko nga. Para nasa isip ko lang yun eh. Tapos pangalawa, yung mga magulang ko, kapatid ko, yung mga sumusuporta sa akin, yung asawa at mga anak ko, yun ang mga inspirasyon ko. Kung di naman dahil sa kanila, di naman ako magbablog eh. Yan. Tapos pangatlo, hindi ko talaga makakalimutan to. Yung partner ko, Himig ni Lucas. Siya gumawa ng ano ko, ng theme song ko, Dad is All Around. Yung tao na yun, napakasimple, napakabait. Wala akong masabi doon. Minsan, alam mo, sa totoo lang, nahihiya na nga ako doon eh. Kasi hindi na, matagal na kami, walang communication doon. Pero nasa puso ko pa rin siya, tsaka nasa isip ko. Kasi balang araw, pag na-monetize ako at sumahod ako, baka balikan ko siya. Yan. Yun nga, nangyari na nga eh. Diba? Kung baga, nasa stage na ako ng ano eh, as legit vlogger na ako ngayon eh. Diba? Maging legit vlogger na talaga ako pagkapag sumahod na ako. Lahat ng, yan, tutulong, lahat yan, babalikan ko yan si Himig ni Lucas. Kung gusto niyo magpagawa ng ano, ng mga kumpong sa kanya na inspirational song, kontakin niyo ako, o kaya bibigay ko sa kanya yung ano, meron siyang ano eh, Himig ni Lucas sa Facebook. Mga inaano niya, mga ginagawa niya ng kanta, OFW, Abasa Family, yung mga kantang, pag may mga pagsubok ka, pag narinig mo yung kanta niya, mawawala yung mga problema niyo, kasi isusob niyo yung problema niyo eh. Kasi yung kanta ni Himig ni Lucas, ano yun eh, makikita niyo yung mga, minsan down na down ka na sa sarili mo, pero kapag narinig mo yung kanta niya, parang, iaakat mo yung sarili mo bilang tao. Yun. Yan, si Himig ni Lucas. And ang ano, shoutout nga pala kay ano, Himig ni Lucas, sana mapanood mo to. Hindi pa rin, hindi ko kinakalimutan yung ginawa mo sa akin, maganda. Sabi mo nga sa akin eh, kapag nasa taas ka na, dumingin ka sa baba, balikan mo yung pinanggalingan mo, huwag lalaki ang ulo. Yeah? Yung tiwala, huwag sisirain. Ganun. Yan, Himig ni Lucas. Tapos pangalawa, yung mga taong naniwala sa akin, na walang sawang manood sa akin, ha?
di ko sila paring Bitoy, paring Leklek, si Kuya JC, taga Dasmariñas yun, Cavite. Yung tatlo na yun, siguradong viewers ko na yun. Kung manunod sila sa akin ng ads, di ba? Kahit papano, di ba? Tapos yung mga, sino pa ba yung mga, baka makalimutan ako at sumamalob sa akin eh. Si Mami's All Around. Yan. Yun ang mga sumusuporta sa akin na yan. Pinapalakas niya yung loob ko. Tinuturo sa akin kung paano mag-monetize, kung paano yung pinapalakas nila yung loob ko kung paano yung Daddy's All Around, huwag ka mawawala ng pag-asa kasi naniniwala ako sa'yo maganda mga content mo about family. Yun. Si Jen and Lenny, si Jen and Len, yun ang, ano din yun, YouTuber din yun. Yan, si Jen and Len mo yun. Yung mga nakilala ko sa YouTube, yun ang mga tumutulong sa akin. Tapos, yung Teams Kalug, sila Kaoya, yung mga tumulong sa akin. Hindi ko talaga makakalimuti yung mga ginawa nila sa akin. Tapos si Kamistag nga pala, Kamistag. Yun, si Kamistag pala yung walang sawang manood sa playlist ko. Kung tutusin, ngayon ko lang siya nakilala si Kamistag. Ang galing niya. Kasi lahat ng mga vlog ko, kinaano niya, pinapanood niya kahit hindi ko pa siya gano'n nakilala, pero tinulungan niya ako ni Kamistak. Magaling siya. Mabait. Yung mga diyon nakalimutan. Tapos yung bago ko nakilala, si Rodel. Rodel ng Bicol. Shoutout nga pala sa'yo. Yun. Balik ulit tayo kay Kamistak. Pumunta kayo sa channel niya, si Kamistak Official. Kasi, ano siya eh, tuturuan kayo magluto ng mga masasarap na pagkain na minsan made in Hong Kong. Yun. Ano niya, sa susunod ulit, isa-shoutout ko ulit si Kamista kasi bigla lang to ano ko eh, yung ano ko na to, video ko na to bilang pasasalamat sa mga tumulong sa akin. Yan, masasarap yung mga pagkain na ginagawa niya. Misan ka, pag nanunood ako sa kanya, nagugutom ako eh, dahil ang sasarap talaga. Yan, yun. Tapos yung mga, ano pa ba yung mga pasasalamatan ko. Yun lang, yung mga sa susunod na ano ko, isusulat ko yung mga masasalamatan ko ngayon lang kasi binigyan ko lang kayo ng tip about sa mga nangyari sa akin kung bakit ako na-monetize. Diba? Paano mga kadadis, ngayon na tumaas na po tayo ng level, gawin po natin, pag manunod naman po kayo sa akin, tapusin nyo yung mga ads ko, tapos i-subscribe yung channel ko. Tapos, kahit mga 5 minutes man lang yun lang hiningi ko sa inyo. Gusto kong makilala, sa larangan ng pag-YouTube. Ito, ginagawa ko to sa family ko. Kasi balang araw, kapag ano na tayo, stable na tayo, hindi ko may papangako pero gagawin ko. Kung ano yung ginagawa ng mga sumisikat na mga YouTuber dyan at tumutulong sa kapwa at tao, gagawin din po natin dyan. Pero sa ngayon, unahin muna natin ang family first muna tayo. Kasi yun naman talagang dahilan kung bakit tayo nag-YouTube, di ba? Kapag sobra-sobra na at okay na, ipamahagin natin yung blessing natin. Paano? Hanggang dito na lang mga kadadis. Sundin nyo lang yung tip ko. Sigurado may mararating kayo. Ako gawin yung inspirasyon bilang small YouTuber na hindi kilala. Pero nakilala kahit papano, unti-unti nakikilala. Kaya God bless po sa inyo, maraming salamat at sa Panginoon na binigyan po tayo ng magandang pag-iisip para mabigyan po tayo ng magandang salita about sa pag-YouTube. Ito yung ginagawa ko, ito yung para sa mga ito, sa family ko nga lang eh. Tsaka yung mga small YouTuber, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Vlog lang ng vlog, upload lang ng upload, malay nyo.
Katulad kay sa akin, meron ako naging views na umabot ng 70,000 views na ngayon. Paano? Marami salamat. Hanggang dito na po mga kadadis. Okay, marami. Salamat. God bless po.